Another good news, mga kababayan. Mga good news naman po tayo kasi yung mga previous videos natin, mga kaindik-indik. Ito po, PBBM vows to continue developing interconnected road network, calls on DOTR for quick project completions. Dapat niya, mabilis ninyong tataposin, pero yung quality, yung patrabaho, pero kailangang mabilis yung completion ng mga projects na to. Yan, mga kababayan, ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Parte ng kanyang speech doon sa inauguration ng NLEX Connector North Luzon Expressway or NLEX Connector sa Caloocan, España section. Pero before ko po na i-continue yung ating discussion, pag-share sa inyo ng mga balitang ito, click subscribe mo na po and hit the notification bell and like and share na rin po ninyo yung ating video. At wag na rin ninyo pong i-skip yung ating mga commercial ads para sa ika-uunlad ng bayan. Okay pa? So ito yung ating Pangulong Bongbong. Busy-busy ngayong araw na to. Di ba? Napakasipag po ng ating Pangulo. Hindi tulad ng mga previous administration na tutulog-tulog. At saka, balance po siya, mga kababayan. Sa pagtatrabaho, may balance siya. Yung previous administration, lagi na lang druga. Naubos yung panahon sa droga, hindi man po na natapos yung problema. Tuloy pa rin yung droga, mga kababayan. Pero yung ating Pangulo, may balance siya. So, kasama siyempre yung paglaban sa droga. Pero may mga pangangailangan pa yung ating mga mamamayang Filipino other than fighting crimes. Ah, ito nga po, yung ginagawa ng ating Pangulo, balance siya po. So sabi rito, President Marcos Jr. said his administration will continue developing a highly interconnected road network that will facilitate the country's inclusive and sustained economic growth. Yun ang kanyang mitiin po. This as the chief executive called on the DOTR and its partners to finish the project as scheduled anya for the benefit of the people. So we will not stop here and we will continue to develop a highly interconnected road network that will facilitate our country's rapid, inclusive, and sustained economic growth. Sabi po ng ating Pangulo dito sa inauguration ng NLEX Connector sa Caloocan, España section. And kahit na lagi siyang sinisiraan ng mga dilawan at mga alipores na mga vloggers, kasama sila sa magkikinabang nitong mga projects na ginagawa ng ating gobyerno, ng administrasyong Bongbong Marcos. Diba? So the latest NLEX connector will pass through the cities of Caloocan in Manila with the Caloocan Interchange Connector Road in Balintawak, Caloocan City, and España Interchange Connector Road in Manila. Itong mga projects na to, ang blueprint nito noon pang panahon, ang nagpagawa ng blueprint ng mga plans, mga kababayan, yung mga kalsada, including yung mga skyway, panahon pa ng ating dating yung tatay ni President Bongbong Marcos.
Kahit yung mga subway na sinimula ng previous administration, yung blueprint niya noon pang panahon, nakalimutan ko yung ano, yung pangalan ng DPWH secretary. Yung DPWH secretary noon ni ano, ni McCoy. Sabi mga kababayan ng ating pangulo, the high impact infrastructure improvements niya, visible and directly felt by the people, will be a credible proof that their government niya is indeed effectively and tirelessly working for them. Sabi po ng ating pangulo. So importante niya ito. Kasi ito yung mga projects na to, malalaking proyekto tulad ng mga bridges, mga road networks, ito yung patunay na may ginagawa talaga yung ating gobyerno para mapaunlad yung kanilang pamumuhay. Yun ang punto ng ating pangulo. Highlighting the synergy between the public and the private sector, President Marcos also called on the DOTR sa kayo mga private contractors, dito po, Private Contractor Inlex Corporation, to work closely with their partners in accomplishing the government's objectives in improving the country's road infrastructure. Kailangan na niya ayusin natin itong maigi. Mai-implement natin ng maayos. Sabi niya, try very hard niya, as we all do, to stay within the target time frame. Although your success rate in this regard is exemplary, avoid unnecessary delays and finish the project as scheduled so that the Filipino people will be able to reap the benefits as soon as possible. Pag bibigay diin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ultimately, yung positibong effects nito na mga project will speed up mobility and transactions and will spur economic productivity ng ating bansa. Under the Build Better More or BBM, galing sa Build, ngayon, Build Better More development agenda of the Marcos administration, the president vowed to continue pushing for the interconnectivity nitong mga major roads and expressways, as well as build even more roads and bridges in strategic places within the archipelago. So hindi lang dyan sa Metro Manila, kundi sa mga bayan-bayan at sa mga probinsya po all throughout the country. Mga matitino na proyekto na tulay at mga kalsada, expressways, mga kababayan. So, you can expect a busy archipelago sa mga implementation ng mga projects na to. Hindi tulad ng project no ni Panot, naalala ni Sambuanga yata yon. Collapsible. yung mga local politicians doon, mayor yata, tapos mga congressmen, at saka may mga national officials pumunta doon. Tapos nag-cross doon sa bridge, mga kababayan. Naglakad doon yung mga official ni Panot. Ayon, bumagsak. Nasa YouTube video, viral po. Lahat ng mga nandun, mga kababayan, naligo sa mabahong tubig. Sa ilalim ng pinagawa ni Panot na tulay, sabi ng mga nag-react nang madiscuss natin ito. Yung mga design niya kasi ng mga tulay na pinagawa ni Panot, hindi lang basta tulay.
design din niya yon bilang isang ano diving board. Nagdat. Yun pala yung design noon, mga kababayan. Diving board, other than yung tulay, nag-dive sila doon. Yan kasi, punong-puno kasi ng corruption po. Kaya hindi maganda yung mga pinagawang ano, infrastruktura. So according to President Bongbong, the newly constructed Caloocan-Espanya section of the NLEX connector together with the Espanya Magsaysay section of the connector will finally connect North Luzon Expressway or NLEX with the South Luzon Expressway. Magiging madali na lang yung pag-cross-cross nila. Yung travel ng mga tao. So, napakalaking pakinabang ito, mga kababayan, para sa Metro Manila. The road project will with a total cost of 23.3 billion pesos, including right-of-way acquisition cost, will form an integral part of the Luzon Spine Expressway network, which will be a component of the Philippine High Standard Highway Network. O, di ba ang galing po? So, sabi rito, once completed, the 8-kilometer 4-lane all elevated toll expressway NLEX connector project shall provide another alternate route that will reduce travel time para sa ating mga motorista. It will also contribute to the ease of movement ng mga cargo and goods galing sa north to south at pabalik, especially those coming from the Port of Manila, providing great relief to the logistics sector, being an alternative route for truckers. Hindi na magiging ano, problema yung travel ng mga cargo trucks natin. Di ba? So ngayon, sabi rito, as of March 23, the NLEX connector section 1 has been completed, while the section 2, 42% completed po siya. And is targeted to be completed siya by June, ngayong June 2023. Provided that the, ano, right-of-way for this section is delivered to the contractor by the end of March. Ngayon, once completed po, the project built through private-public partnership will reduce the travel time from NLEX Alabang to NLEX Balintawak from 2 hours to 20 minutes na lang po. At yung magkikinabang dito, around mga 35,000 motorists daily. Napakarami po yung gumagamit po ng ano, lugar na yan. Imagine, galing sa 2 hours, 20 minutes na lang yung travel time. Di ba, napakalaking kaginhawaan po. So, pagdating ng araw, mga kababayan, yung dating problema sa Metro Manila na laging siksikan yung mga vehicles, congested yung mga kalsada, mababawasan na po yon, makakahinga ng maluwag yung ating mga motorista. Di ba? Kaya sabi ng ating Pangulo, this indeed another achievement and undoubtedly will significantly improve anya the mobility of the people. Hindi lang ng mga tao, pati yung mga goods and of services not only within Metro Manila but also within its environs. Yung mga nakapaligid na mga provinces. Ay, kasi ganun lang eh. Ang mga tao, pabalik-balik lang sa Metro Manila to Bicol, Metro Manila to Northern Luzon. Di ba? Kasi ganun eh.
yung sentro ng ano ng gobyerno natin nasa Manila. So yan po mga kababayan, yung mga magagandang balita ngayon. Bising-busy yung ating pangulong BDM. So hindi siya nagpapaapekto sa mga marites. Hindi man niya pinagpapansin ng mga paninira sa kanya ng mga anti-Marcos at mga Dilawan. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong. Iyon ang maganda sa pag-uugali ng ating presidente. Ayos? Ayos ang niya, Mr. Maravillas. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha siya ang application. Twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try lang po ninyo siya. Hindi man siya gamot, baliktad. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Food supplement siya mga kababayan. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Salve! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.